Senator Sherwin Gatchalian, ang chairman po ng Senate Ways and Means Committee, pero isa rin po sa mga aktibo dito sa pag-iimbestiga sa paglipa na po ng POGO operations sa ating bansa. Magandang umaga po sa inyo, Senator Sherwin. Good morning, Sen. Good morning, Doris. Good morning, Alvin. Magandang umaga sa inyong dalawa. Pinag-usapan po namin si Mayor Guo. Para nawi-weirduhan po kami. Hindi sa kanya, kung hindi sa sirkumstansya. Napanood namin yung snippets of the Senate hearing. Hindi ba parang may weird, may something strange sa sirkumstansya ng mga impormasyon na binibigay niya? Actually, parang bula siya na bigla na lang sumulpot. Dahil nga, yung kanyang mga birth records ay late na lumabas. For example, yung kanyang birth certificate, 17 years old na siya no, nung nagkaroon ng birth certificate. At yun na nga, yung mga sagot niya nung pagdinig nung hearing, homeschooling, hindi rin niya alam kung saan siya pinanganak. At doon sa pagnegosyo niya, kasi nung una, sabi niya nasa farming siya. Biglang nagkaroon ng POGO. At nung tinanong namin yung kumpanya niya, dahil kalahati ng kumpanya, 50% ng kumpanya sa kanya. At siya rin yung presidente ng kumpanya. At tinanong rin namin kung alam ba niya kung magkano yung in-invest ng kanyang kumpanya, hindi rin niya alam. Magkano yung kita ng kanyang kumpanya, hindi niya rin alam. At yung nakakabahala doon, natuklasan namin na isa sa mga partners niya ay pugante, fugitive, may warrant of arrest sa China. At nung inaaresto na dito sa Pilipinas, nakatakas dahil nga yung mga villas ay mayroong underground tunnel. So maraming mga ganitong tanong at hindi nakukuha yung diretsuhang sagot sa dito sa pagninig natin. So ano ang kutob ninyo? Anong teorya na what are you saying na posible na si Mayor ay involved sa illegal POGO operations, or is it posible na si Mayor ay hindi actually Pilipino? At mas tinanim ng may mga ganung pang implication ba, Senator? Maaga pa para sabihin kung ano yung totoong storya no, dahil tuloy-tuloy pa yung pag-imbestiga namin, Alvin. Pero ang nakikita ko dito, actually personal kong teorya, ay ang mga POGO kasi ito sasabihin ko in general no. Opo. Yung mga POGO kasi marunong rin silang gumastos. Marunong silang maglagay, marunong silang manuhol. Ngayon, marunong na silang magpatakbo ng kandidato. Kung meron narco-politics, meron ng POGO-politics ngayon. Diba yung narco-politics? Kung matatandaan natin yung mga drug lords, nagpapatakbo ng kandidato para may proteksyon. Opo. Baka ngayon, ang POGO, marunong na rin sila magpatakbo ng kandidato para bigyan sila ng proteksyon. Sinasabi ko ito in general. At dahil yung paglalagay at panunuhol, ito nangyayari na talaga sa POGO at yan rin information na nakukuha namin sa mga enforcement agencies. Yung malala, Senator, kung posible yung sinasabi mo, hindi kaya posible din na nai-infiltrate na tayo ng mga Chinese considering na may issue tayo, may agawan tayo ng teritoryo, which is going to be worse kung yan ay planted there. Kumbaga parang may cell doon na mag-infiltrate ka. Sleeper cell. Mga ganun. Hindi, mas nakakatakot yun, Senator. But possible yun dahil nga napaka parang doon sa aming pagdinig ang daling kumuha ng mga fake passport, ang daling kumuha ng legitimate passport. At doon nga sa mga nung mga unang pagdinig namin, nagkaroon na kami ng hearing sa mga legitimate documents na nakukuha ng mga fake na mga tao o yung mga taong hindi naman dapat makakuha ng legitimate documents. Nangyayari, kunwari, doon sa pagdinig namin, nakita namin na ang daling kumuha ng legitimate birth certificate na hindi ka naman dito pinanganak. O napakadali kumuha ng passport dahil nga kung meron ka ng birth certificate, nadali na kumuha ng passport. So nakikita namin na itong mga dokumentong to kayang imanipula ng mga taong hindi naman karapat-dapat bigyan ng dokumento. At dahil dyan,
nakakapasok na sila sa iba't ibang pwesto ng ating lipunan. For example, yun na nga, pwede ka nang tumakbo bilang mayor, pwede ka nang tumakbo bilang politiko. At so, dahil meron na silang tao sa loob ng sistema, eh napoproteksyonan na itong mga pogo. So paanong gagawin natin ngayon dyan, Senador? Eh napakalaking issue at napakadelikadong issue para sa isang bansa. So anong papabayaan na lang po ba natin si Mayor na sige lang, ganyan ang mga binigay mo sa aming impormasyon, okay na yan? Or kailangan buting ano tawag mo doon, ano yung yan? Palaliman pa, Senator? Oo, tama. Bibigyan naman natin siya ng benefit of the doubt, no? Dahil una-una elected official siya, binoto rin siya ng tao. Pero sa amin, actually kausap ko si Senator Risa nung isang araw, tuloy-tuloy yung aming investigation. Marami kasing question mark eh. For example nga, tinanong namin, nakita niyo naman yung picture, no? Ang laki ng pasilidad. Pero nung tinignan namin yung mga financial statements ng mga kumpanyang involved dito, ang liliit ng kapital. So saan ang galing yung pera? So ang iniisip akin, ha, personal theory ako dito, may money laundering involved. Ibig sabihin yung pera galing sa masamang aktibidad at nailalagay dito at nagpapatayo ng building at itong mga building na ito nagagamit naman sa masasamang aktibidad. Kaya maraming mga anggulong dapat tignan pa, no? At yun na nga, no? Tingnan rin namin kung parang kasi pag tinignan mo ang kabuuan si Mayor Guo, parang bulanga na napunta diyan, tapos itong pogo naman ay nandiyan at nag-invest ng napakalaki na hindi naman natin makita saan nanggaling yung pera. Kaya nga. Pero bakit ano, siguro ang tanong, Senator Sherwin, we've been talking about this for a long time. Why is it so difficult to stop pogo? Once and for all, taon na tayo nag-uusap si Kabayan, partner si Kabayan, ang tagal-tagal na kampanya ni Kabayan 'yan. Oo. Pero bakit po, anong sagot doon? Ba't hindi matigil-tigil yung pogo? May pera ba tayong nakukuha diyan? Ang binabandera, Alvin, ng pogo ay malaki yung kanilang ibinibigay na na kita para sa ating pamalaan. Binabandera nila parati na marami silang trabaho na ibinibigay sa ating mga kababayan. At pero ako, Alvin, kahit na gaano kalaki ang kita kinikita natin dito, pero kung ang pumapasok naman sa atin ay kriminal, mga pugante, mga fugitives, mga may warrant of arrest, itong pasilidad na ito, natuklasan nila 7 tao na may warrant of arrest na mayroong mga criminal syndicates to. Hindi to mga ordinaryong nagnanakaw lang. Ito mga sindikato talaga na marunong pumatay, marunong mag-torture, at walang takot. At yan yung mga klaseng quote-unquote investors na pumupunta dito sa atin. At ayaw natin yung ganyan. Dahil yung mga ganyan itong klaseng puhunan o ganyan klaseng investment, eh hindi nakakatulong sa atin, hindi nakakasira ng ating imahe. Para may issue din ng national security. Oo, bakit? Hindi ho ba? Nagkakaroon na ng angulo na ganyan. Dahil itong mga taong to, sabi nga ni Doris, di natin alam kung sleeper cells to o may konektado ba ito sa China. At may information rin kami na itong mga ganitong technology na ginagamit nila, posible rin sa mga hacking, posible rin sa mga cyber attacks na andito nangyayari sa ating bansa. Dahil kung makikita niyo sa pictures, may mga equipment sila na dinadala dito eh. Kaya pwedeng itong mga cyber attacks dito rin ginagawa. O parang parang sa pelikula lang nangyayari. Hindi mo na kailangan remote from China. Andito kasi na eh. Nandito na sila. Correct. Kung makikita niyo yung video na yan, no? Ang laki ng ininvest nila diyan. Ganong kumbaga patawag nga nila diyan BGC of Tarlac eh, dahil sa laki ng investment nila. At hindi ka naman mamumuhunan diyan kung alam mo wala kang protection eh. Alam, kampante ka na mayroon kang protection, kampante ka na kahit mahuli ka, makakawala ka. Pag negosyante kang straight, alam mo yung mga ganitong negosyo eh meron kang kumbaga babalik yung puhunan mo. So ibig sabihin malaki rin yung kanilang kita kahit na illegal yung ginagawa nila. Kaya itong operasyon na ito malaki, hindi siya ordinaryong operasyon eh. Itong operasyon na ito ay talagang sindikato lang ang makakagawa.
Okay. Naku, grabe, nakakatakot. Kaya nga, by the way. Ang tanong nga talaga, Senator, sige, ako na, nababahala ako, may gagawin ba tayo? May magagawa ba tayo? Yaman din lamang na andyan dyan na sila. Tapos kung sinasabi nga natin, mga malalaking sindikato ito, hindi natin alam kung mamaya andyan dyan na si Xi Jinping pala. Hindi natin meron alam. Dito sa Senado, meron tatlong batas na ibaband ang POGO at umpisa na namin no sa aming committee yung pagdinig dito at meron kasing ganitong pagbaban ng POGO rin sa House of Representatives sa mababang kapulungan at kaya itutulak namin to at hopefully makakuha tayo ng suporta sa ating mga kasamahan na talagang permanente na iban dito ang POGO kasi tuloy-tuloy ito hindi natatapos at balita ko sa mga enforcement agencies natin, meron pa silang sinesurveillance na ilan pang mga ganito. No? Of course, hindi lang nila masabi kung saan, pero sabi nila meron pang mga ganito, hindi to tapos. Meron pang mga ganitong aktibidad sa nakapaligid sa atin.